Nads naman kasi eh. Ba't ba ang kulit mo? Sigaw ko sa kanya, paano ba naman kasi? Gusto daw niyang gantihan si Jacob dahil sa paghalik sa kanya. Oo, hinalikan siya ni Jacob, ako nga nagulat. Gusto ko talagang gumanti kahit yung suntok lang. He's told Agua first case, ganun-ganun na lang yun. Yes. Petlamo niya. Hayaan mo na lang. Tipid kong sagot. Nabalik ang attention ko sa cellphone kong tumunog. May tumatawag. Hello. Sino to? Tanong ko sa kabilang linya. Unregistered kasi ang caller. Si Russell 2A. Sagot niya, kaya nagulat ako. Huling kita namin ni Russell. Nung sinuntok si Sandro sa faculty room. Oh? Russ, bakit? Tanong ko sa kanya. San kaya niya nakuha ang number ko? Pwede ba tayong mag-usap, may sasabihin lang ako. Sabi niya sa akin, rinig ko ang seryoso niyang boses. Sabihin mo na ngayon. Bawal kasi akong lumabas. Mahinahon long sagot sa kanya. Please, saglit lang naman. Pagpupumilit niya. Napabuntong hininga na lang ako. Oksay. Text mo na lang sa akin kung saan. Sabi ko sa kanya. Nag-thank you pa ito. Bago binaba ang tawag. Si Russell. Tanong sa akin ni Nadia. Nandito pa pala to, akala ko umuwi na. Yes. Di ko nga alam kung saan niya nakuha ang number ko. Sagot ko sa kanya. At uminom ng juice. Nandito kasi kami ngayon sa pulang bahay, nagre-relax. Do. Manliligaw mo yun dati. Kaya alam niya talaga number mo. Mataray na sabi sa akin ni Nadia. Oo nga pala, di pala ako nakapagpalit ng SIM. Eh. Ano daw ang sabi? Tanong niya. May gusto lang siyang sabihin sa akin. Kaya magkikita kami mamaya. Sagot ko. Sana di ako pagalitan ni Sandro. Naku. Kilala ko yan, alam kong mangungulit na naman yan. Sabi niya sa akin. Yeah, mangungulit na naman yun, bahala siya. Pero imposible namang. Di niya alam na nag-asawa na ako. Tanong ko sa sarili ko. Nang makauwi na si Nadia. At naghanda na ako. Tinext na kasi ni Russell. Kung saan kami magkikita sa isang Japanese restaurant. Pagkarating ko sa lugar na yun. Ay nakita ko agad si Russell na nakaupo sa may sulok ng restaurant. Agad akong lumapit sa kanya, tumayo naman siya. At tinulungan akong umupo. Akmang hawakan niya ang kamay ko na nasa mesa. Mabuti na lang at nailayo ko agad ito. Ano bang sasabihin mo? Inis kong tanong sa kanya. Hanggang ngayon pa naman ganito pa rin ang trato mo sa akin. Sabi niya, kaya napabuga ako ng hininga. Please Russ, tigilan mo na ako. Kita mo naman, di ba? Nabuntis ako, magdadalawang buwan na. Kaya please, pagmamakaawa ko sa kanya. Okay fine, gusto ko lang naman makipagbati sa'yo. I know na naging makulit ako sa'yo. I'm sorry. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Di ako makapaniwala sa nga sinasabi niya, nakakapanibago. Seriously? Humihingi ka ng tawad? Gulat kong tanong. People change, Lovelin. Nagbago na ako. Sabi niya, kaya napangiti ako. It's good to hear na nagbago ka na. Natatawa kong sabi sa kanya. Wahaha. May isa lang akong favor. Sabi niya, kaya nagkasalubong ang mga kilay ko. Ano yun? Tanong ko. Can I hug you for the last time? Sagot niya, tumayo ako. At niyakap siya, gumanti din siya ng yakap sa akin, masaya ako. Dahil naging ganito ang resulta namin ni Russell. Kung mawala ako sa yakapan namin. At nabigla na lang ako sa sunod niyang nagawa. Ang taga kong nakagalaw sa ginawa niya. Pak! I slapped him in his left cheek. Walang hiya ka, akala ko nagbago ka na. Sigaw ko sa kanya. Napakabastos mo. Buntis ako tapos nagawa mo yun sa akin. Inis kong tanong. I'm sorry, nadala lang ako. Paliwanag niya, pero ko yun pinansin. This will be the last time na magkikita tayo. I hate you. Sigaw ko sa kanya ay umalis na sa lugar na yun. Sandro POV.
Sir, may meeting po kayo with our Korean investor sa Japanese restaurant at isa oras PM. Sabi ng asking secretary, napaka-busy ko sa araw na to. Tambak-tambak ang mga papeles na pipirmahan ko. Okay. Just remind me later. Sagot ko at lumabas na ito. Pero laking gulat ko nang may babaeng pumasok sa office ko. What are you doing here? Cold kong tanong sa kanya. I missed you, Sandro. Sabi niya sa akin at akmang lalapit. Stay there. Sigaw ko. Pero di ko pa rin siya binibigyan ng tingin. Sandro naman, wag namang ganito. Pagkatapos ng lahat, ganun-ganun na lang. Malandi niyang sabi sa akin. Kaya tumingin na ako sa kanya. I told you, Lirete, tapos na ang anumang meron sa atin. Kaya pwede ba tantanan mo na ako? Inis kong sabi sa kanya. At binalik ang mga tingin sa ginagawa ko. I know you want me, Sandro. Nadala ka lang ng asawa mo. Ako talaga ang mahal mo. Pagpupumilit niya. Dahil sa inis ko ay hinampas ko ang mesa gamit ang napalad ko. I love my wife with all my heart. Kaya umalis ka na nagmumukha ka lang desperada. Inis kong sabi sa kanya, mukha naman siyang nagulat sa sinabi ko. Makakaalis ka na. Dugtong ko. Pagsisisihan mo to, Sandro. Sa akin din ang bagsak mo. Sigaw niya. Napa, sisk, na lang ako. Nagmag-isa oras pin na. Ay pumunta na ako sa Japanese restaurant na sinasabi ng sekretary. Habang nag-uusap kami, ay nabaling ang tingin ko sa babaeng kakapasok pa lang at lumapit sa isang lalaki. Anong ginagawa niya dito? I ask myself. At kaano-ano niya ang lalaking kasama niya ngayon? Nawala ako sa sarili. Habang pinag-uusapan namin ang tungkol sa negosyo, napatingin ako sa banda nila. Nang nagtawanan sila. Kaya mas lalo akong nainis. Nagulat ako nang tumayo si Loveline at niyakap na mahigpit ang lalaki. Lalapit na sana ako pero mas nagulat ako sa sunod na ginawa nila. Naghahalikan lang naman sila dito. Kahit gusto kong patayin ang lalaking yun ay mas pinili ko na lang ang umalis. Mabilis kong pinaharorot ang kotse pabalik sa kumpanya. Pagkapasok ko sa office, ay doon ko nilabas lahat ang galit ko. Wasak na wasak ang nga sa lamin dito. Kumuha ako ng alak at nilaklak ito. Umupo ako sa sahig. I feel so down ngayon lang ako nakaramdam ng sobrang sakit. Ano pa bang kulang, Loveline? Para mahalin mo ako, akala ko mahal mo talaga ako. Ba't mo to nagawa sa akin? Then suddenly, my tears falling down sunod-sunod ang mga agos nito. Fuck! Mura ko. Dahil kahit anong gawin kong pagpigil sa mga lintik kong luha, ay di pa rin ito tumitigil. Bakit asawa ko? Bakit mo to nagawa sa akin? Loveline Yogi. Kanina pa ako naghihintay kay Sandro sa bahay. Gabing-gabi na kasi pero di pa siya umuwi. Nakailang tawag na ako. Pero di niya sinasagot ang mga tawag. Lakad dito, lakad doon. Yan lang ginagawa ko. Habang hinihintay siya minsan, ay kinakausap ko si baby. Kahit alam kong di siya sasagot, asa na kaya ang daddy mo? Bigkas ko habang hinahaplos ang tiyan ko. Nabaling ang tingin ko sa aking cellphone na tumutunog, kinuha ko ito. Tyrone, bakit? Bungad ko sa kabilang linya. Queen, we need your help, si Sandro kasi. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Tyrone. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko pero ang mga binti ko ay nanginginigma dahil sa kaba. Pumunta ka na lang dito sa bar. Nandito kami ngayon. Bar? Anong ginagawa nila doon? Oksaye. Sagot ko at ibinaba na ang tawag. Di na ako nag-abalang magbihis, pumara ako ng taxi. Pagkarating ko sa bar na yun, nakita ko si Tyrone na nakatayo sa tabi ng coach niya. Bigla umaliwalas ang mukha niya nang makita ako. Queen, si Sandro lasing na lasing, ayaw paawat sa amin. Bungad sa akin ni Tyrone. Asan ba siya? Irita kong tanong sa kanya. Sisk! Bakla ba tong si Tyrone kung mag-alala parang babae? Dinala niya ako sa VIP room. Nakakainis, kaya nga ayaw ko sa bar dahil napakaingay.
What the hell? Sigaw ko sa isip ko nang makita ko si Sandro na may isang babaeng nakaupo sa lap niya. Papatayin ko talaga ang lalaking to. Pinaalis naman ni Jacob ang babae. At pinalabas na galit tuloy ang tukmol. Pero napatigil siya nang makita ako. Oh? Amoy wife is here. Anya, ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ka nagkakaganyan? Mahinahon kong tanong sa kanya. Kasi alam ko na lasing kung sisigawan ko siya. Baka mag-away lang kami. Akmang hawakan ko ang kamay niya nang inilayo niya to sa akin. Kaya nagtaka ako. Sandro, tawag ko sa kanya. Oh, shut it. Sigaw niya kanya na palayo ako ng konti sa kanya. Sandro, suway ni Tyrone sa kanya. Sandro, ano bang problema mo? Galit kong tanong sa kanya. Ikaw ang problema ko. Sigaw niya habang tinuturo ako. Ba't ako? Ano bang nagawa ko? Inosente kong tanong. Ano pa bang kulang sa akin? Minahal naman kita, diba? Mahinahon niyang sabi sa akin, kaya nagtaka na talaga ako ba't niya nasasabi to. Eh alam niya namang makal ko siya. I know. Mahal din kay. That bullshit. I almost jump. Dahil sa lakas ng sigaw niya kanya, di ko na mapigilang di mapaiyak. Sandro, tama na. Rinig ko sabi ni James. Huwag ka nang makialam dito. Wika ni Sandro na may halong pagbabanta. Kaya napatahimik si James. Binaling niya naman ang tingin sa akin. If you really love me, di ka makikipaghalikan sa lalaking yun. Napasinghap ako sa sinabi niya. Pati ang tatlo ay napatingin sa akin. Paulit-ulit akong umiling habang umiiyak. Nagkakamali ka, Sandro. Magpapaliwanag ako. Sabi ko sa kanya. Explain? Para saan kong ba't nahantong sa paghahalikan ang ginawa niyo? Anya, hindi totoo yung pinagsasabi mo, wika ko. Siguro marami kami, no? Marami kaming mga lalaki mo. At sigurado akong hindi ako ang ama ng batang dinadaan mo. Pak! Isang malutong na sampal ang binigay ko sa kanya. Queen, huwag kang maniwala sa kanya, lasing lang siya. Pagtatahan ni Tyrone sa akin. At niyakap ako. See? Kahit niyakap ka ng kaibigan ko sa harap ko mismo. Pumapayag ka, napakalandi mo talaga. Sigaw niya, humiwalay ako ng yakap kay Tyrone. Big deal na sa'yo yun, kinocomfort niya lang ako, Sandro. Tsaka ano ba yung pinagsasabi mo? Okay lang sa akin ang sinabi mo na malandi, kasi alam ko na hindi totoo yun. Pero yung pinagdududahan mo ang batang daladala ko. Aba, Sandro, sumusobra ka naman. Anak mo to. Alam mo yun. Alam na alam mo yun. Malandi na akong malandi. Pero ito ang tatandaan mo kahit kailan, Sandro. Dai, di kita niloloko. Kasi mahak kita, mahal na mahal. Mahaba kong speech. At iniwan na sila. Narinig ko pang tinawag ako Mina Tyrone. Pero di ko na sila pinansin. Pagkarating ko sa bahay, ay kinuha ko agad ang mga gamit ko. At isa-isang inilagay sa maleta. Napatigil ako sa ginagawa ko nang may nagsalita sa likod ko. What the hell are you doing? Tanong niya. Pero di ko siya pinansin, walang hiya siya. Wala siyang kwenta. Lalabas na sana ako ng kwarto nang hinarangan niya ako. Walang aalis. Madiin niyang sabi. Padaanin mo ko. Seryoso kong sabi. Pero di siya nakinig. Kaya tinulak ko siya para makalabas na. Ang sabi ko, walang aalis. Sigaw niya at hinablot ang maleta ko. Ano ba? Akin na yan. Sigaw ko at pilit na inaagaw ang maleta. Please wife, don't leave me again. Napatigil ako sa pag-agaw sa maleta. Dahil sa sinabi niya ang mas ikinagulat ko ang pagluhod niya sa harapan ko. Please wife, don't leave me again. I'm so sorry wife. Sabi niya ulit, teka, umiiyak ba siya? Itinaas niya ang mukha niya. Kaya doon ko nakumpirma na umiiyak nga siya. Please, I'm begging you. Don't leave me. Kung aalis ka, di ko alam kung anong gagawin ko. Pagmamakaawa niya sa akin.
pero hindi ako magpapadala sa kanya. Malaki ang kasalanan niya sa akin, di ko siya pinansin. At kinuha ang maleta sa likod niya, tuturuan kita ng leksyon, Sandro. Malapit na sana akong makalabas. Nang yakapin niya ako mula sa likod. Please. Please wife, don't do this to me. Mariin akong napapikit. Dahil sa sinabi niya sa sobrang higpit ng pagyakap niya. Ay di ako makawala. Pabayaan mo muna ako. Walang gana kong sabi sa kanya. No. I can't. Sagot niya, kinalma ko muna ang sarili ko. Bago humarap sa kanya. Nakatitig lang kami sa isa't isa. If you really love me, hahayaan mo ko. Mabilis siyang umiling. Sabay tulo ng mga luha niya. Mahal kita, but please huwag namang ganito. Pagmamakaawa niya, seeing him siyawa. Make him with heart itch. But this is the only way para matuto siya. I'm sorry. Tanging sambit ko. At sa wakas nakalabas na ako. I'm really sorry, Sandro. Masyado mo akong nasaktan sa mga sinabi ko kanina. Gusto ko lang mapag-isa. Baka kasi mapapatay kita pag nakita ko yung pagmumukha mo. Nang makaalis siya. Mabuti naman at umalis ka dun. Sabi ni Nadia sa akin. Dito kasi ako pumunta nung makaalis na ako sa bahay. I-admit it, nagsisisi ako kung ba't ako umalis. Pansamantala lang naman ako dito. Alam mo namang mahal na mahal ko si Sandro. Di ko kayang mawala siya sa akin. Sagot ko at kinagat ang mansanas. So, ano nang plano mo ngayon? Tanong niya. Ano nga ba? I don't know, maybe mag-stay na muna ako dito. Kung okay lang sa'yo. Nahihiya kong sabi sa kanya. Wala na akong ibang malalapitan kung kinamama ako uuwi. Kukunin lang ako ni Sandro doon. Nice idea. Dito ka na muna. Para may kasama na din ako dito. Masaya niyang sabi sa akin. Magpahinga na muna. Launa ng umaga, nagising ka pa rin. Baka magkasakit kayo ni baby. Sabi niya. Pero di ko siya sinagot. Di pa kasi ako inaantok, gusto ko kasing makita si Sandro, gusto ko siyang yakapin at makatabi. Ano na naman yung kadramahan na yan? Daig mo pa si Ayim. Singhal niya, paano ba naman di ko mapigilang di mapaiyak. Pero okay na rin to. Para malaman ko kung mahal ba talaga ako ni Sandro. Namimiss ko lang siya. Mahina kong sagot. Umupo naman siya sa tabi ko. At niyakap na lang ako bigla. I know malalampasan niyo to. Pagsubok lang to ng nasa itaas, kaya ikaw. Huwag ka agad magpadala sa I'm sorry. Or I love you ng asawa mo. Pag sinusuyo ka na niya, ake. Napatango na lang ako. Sige na, matutulog na ako, pasok ka na dyan sa kwarto mo. Utos niya sa akin. Good night. Sabi ko at pumasok na sa kwarto. Kinabukasan ay naghanda na ako ng almusal namin. May trabaho pa kasi si Nadia. Oh? Ba't napakaaga mo naman yatang gumising? Napatingin ako sa nagsalita at ngumiti sa kanya. Okay na rin to para di ko siya maiisip. Inaaliw ko na lang ang sarili ko para naman mabawas-bawasan ang mga hinanakit ko. Kain ka na, alok ko sa kanya at sabay na kaming kumain. Nag-uusap lang kami tungkol sa mga estudyante na iniwan ko sa school. Namiss ko na tuloy sila kahit na makukulit. Aalis ma ako late na rin kasi. Paalam niya. Oxate, mag-iingat ka, paalala ko. Due the way tumawag sa akin si Jacob, sabi niya alam na daw ni Sandro. Kung asan ka ngayon, kaya prepare yourself. At yung sinabi ko, huwag mong kakalimutan, huwag magpapadala sa sorry at I love you. Paalala niya din sa akin. Bigla tuloy akong kinabahan. Pero seryoso, tinawagan siya ni Jacob? Tinawagan ka ni Jacob? Taka kong tanong. Siya naman parang nagulat sa tanong ko. Ha? Ah, ano? Ah, oo. Utal-utal niyang sagot. Tell me, nililigawan ka ba niya? Kasi sabi mo hinalkan ka niya. Tapos ngayon may connection kayo. So ano? Tanong ko, yung mukha niya ang hirap pinta. O na parang hindi. Ewan. Sigaw niya at napasabunot sa buhok.
o na parang hindi. Nalilito ako. Irita kung sabi totoo naman eh nalilito ako sa sinabi niya. Feeling ko kasi. Naniligaw siya dinadalhan niya kasi ako ng flowers, chocolate paminsan prutas dito. Pero hindi niya naman sinabi na manliligaw siya sa akin. Ah, ganun pala yun. Kaya pala. Oo na parang hindi. Wahaha. Ganun ba? Sige na baka malati ka pa. Sabi ko sa kanya kumaway pa ato sa akin bago sumakay ng taxi. Ano kayang gagawin ko dito? Dahil bored ako ay nilinis ko na lang ang bahay ni Nadia nag-floor wax. Ako kaya pagkatapos kong maglinis. Ay pawis ang tumambad sa akin. Nailabas ko rin ang mga pawis na to. Sabi ko sa reflection ko sa salamin tinignan ko din ang baby bump ko. Medyo malaki na rin kasi 2 months na to. Tok! 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 Agad akong lumapit sa pinto. At buksan ito. Laking gulat ko nang makita ko si Sandro na nakatayo sa harapan ko. Just relax, lovelin, relax. Bakit? Cold kong tanong. Please let's talk. Mahinahon niyang sagot. Nilakihan ko ang pagbukas ng pinto at pinapasok siya. Gusto mo ng coffee? Alok ko. Tumango lang siya. Pumunta ako sa kusina at pinagtimpla ng kape. Pagbalik ko ay nakatingin lang siya sa akin. Parang kanina pa niya ako inaabangan. Paglapag ko sa tasa, ay umupo ako sa harapan niya. Magsalita ka na may gagawin pa ako. Sabi ko dahil di pa ako tapos maglinis. Uwi ka na. Bigla akong naniga sa tono ng boses niya nang bigkasin niya ang mga salitang yun. Kung yan lang ang sasabihin mo makakaalis ka na. Sabi ko tsaka tumayo. Sorry na lasing lang ako. Kaya ko na sabi ang mga yun. Huwag magpadala sa sorry niya. Paulit-ulit kong sabi sa sarili ko. And I miss you. Sabi niya at akma akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Sigaw ko. Sa ayaw at sa gusto mo uwi ka. Matigas niyang sabi. Ayoko. Sigaw ko sa kanya. At akmang papasok sa kwarto ko. San ka pupunta? Tanong niya. Pakialam mo, mataray kong sagot. Uwi ka o iuwi kita? Tanong niya. None of TG above. Sigaw ko at nagpatuloy na sa kwarto. Lovelin, buksan mo tong pinto. Sigaw niya. At parang sisirain na ang pinto kakakato. Bahala ka sa buhay mo. Magbibilang ako hanggang 5. Pag hindi mo to bubuksan. Sisirain ko talaga to. Pagbabanta niya kanya. Bigla akong kinabahan. Di ko pa naman pamamahay to. Lagot ako kay Nadia nito. 1 2 3 Bigla akong naalarma. Dahil nagsimula siyang magbilang. 4 Sigaw niya dahan-dahan akong tumayo. At binuksan ito laking gulat ko. Nang biglang natumba si Sandro. Diyos ko. Sandro. Okay ka lang? Nag-aalala kong tanong. Napakagat na lang ako sa labi ko. Nung binuksan ko kasi ang pinto, ay bubuksan na niya pala ang pinto gamit ang likod niya. Pero nga naunahan ko siya. Kaya ayon sa sahig ang bagsak niya. Ba't mo ba binuksan? Sigaw niyang tanong sa akin. Gago ka pala eh. Ikaw yung may sabi na bubuksan ko tapos ngayon. Pagalit kong sagot sa kanya tumayo siya. At umupo sa kama ko. Ha? Mabuti na lang at di nasira ang pinto. Tinignan niya ang balikat niya na ngayon ay kumukulay violet. Sorry. Hingi ko ng patawad sa kanya pero di niya ako pinansin. Lumabas ako. At kumuha ng ISRF nilagay ko ito sa isang malinis na fabric. Oh. Sabi ko. At inabot sa kanya. Mabuti na lang at kinuha niya. Uwi ka na ba? Tanong niya umiling ako. Hindi. Hindi pa. Sagot ko. It anong gagawin ko sa pasa ko? Sinong may aalaga sa akin? Tanong niya problema ba yun? E di tawagin mo yung babaeng kasama mo. Kagabi siya na lang mag-aalaga sa'yo. Sagot ko. Buwesit baka akala niya nakalimutan ko yun. Hell no. Lovely naman.
Alam mo namang ikaw ang asawa ko. Sabi niya. Correction. Fake wife mo lang ako. Sigaw ko. Bigla naman siyang napatigil sa ginagawa niya. At seryosong tumingin sa akin. Eh di magpapakasal tayo ulit yung totoo na yung legal na. Pinaikot ko lang ang eyeball ko sa kanya. As if naman napapayag ako. Mataray kong sagot. Sa ayaw at sa gusto mo magpapakasal tayo. Para na rin kay baby. Sabi niya ang kapalang mukha. Another correction, baby ko lang to. Ikaw na nga mismo ang nagsabi na di mo to anak. Kaya makakaalis ka na. Sabi ko. Lovelyn, lasing lang ako. Kaya ko na sabi yun, pinagsisisihan ko naman eh. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Puro na lang sorry. Sabi nila paglasing daw ang isang tao. Di daw sila nagsisinungaling kung ano ang nasa utak. At puso nila talagang ginagawa at sinasabi nila. Paliwanag ko. Di ako titigil. Hanggat di ka umuwi. Kung kailangan kitang suyuin, gagawin ko, uwi ka lang sa bahay. Sabi niya. Tsaka tumayo. At bigla na lang akong hinalikan sa noo. I love you. Sambit niya bago umalis. Kahit alam kong nakalabas na siya. Nakatulala pa rin ako. At napangiti. Hihintayin ko ang pagsusuyo mo, Sandro.